ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa oil price rollback. May bawas presyo sa produktong petrolyo bukas pero tila naliliitan ang ilang motorista. Malayo rin ito sa inestimate ng gobyerno pero dahil deregulated ang industry at hindi pwedeng himayin ang presyuhan, walang magawa ang Department of Energy. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. May rollback bukas ang ikalawang bawas presyo sa petrolyo mula umpisa ng taon. 2 pesos sa 30 centavos sa gasolina, 1.85 sa diesel at 1.65 sa kerosene. Pero hindi kontento ang mga motorista. Niloloko lang tayo ng ano eh. Mag-rollback na piso tapos magdadagdag na 5 piso. Sobra-sobra yung dagdag. Dapat bawasan nila yung dagdag. Wala rin kwenta yung rollback na yan. 70 lang din mangyayari. Dapat eh, ibalik yung dating ano, yung mga halagang 40 lang. Mas matlaki pa rin yung increase kaysa sa rollback. Mas mabagal na rollback. Hindi rin kampante ang gobyerno magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga susunod na linggo kahit may dagdag supply galing sa reserba ng Amerika at humuhupa ang tensyon sa Ukraine. In a day, nagtataas-baba ang presyo. So hindi natin malaman kung magsusustain siya. Mas malaki pa sana ang rollback pero may sinasabing premium cost sa mga kumpanya ng langis at nagayahan lang din sila sa kanilang rollback advisory. Kaya malayo ang aktwal na bawas presyo bukas kumpara sa estimates ng DOE. Bagay na kinwestiyon din ng grupong laban consumer pero may depensa ang DOE. How can market premium be the same amount for 30 or so importers and traders? Kopyahan lang hanggang ngayon, nagkokopyahan. Oh. Dapat na mataas pa yung rollback. Ngayon sinabi hindi pwede kasi may in-apply na market premium. Ang dami nilang dahilan. Ang dami nilang dahilan na hindi dapat ipasa sa ating mga consumers. Taga may premium lahat dahil pare-pareho ng produkto eh. Diba? Homogeneous naman. Walang iba. Isa lang yan. Kung gasolina yan, gasolina. Kung yung pagkakabili ng isang oil company, may premium din yung susunod. Sa unang quarter pa lang ng 2022, halos 28 pesos na ang net increase sa diesel, 18.30 sa gasolina at lagpas 25 pesos sa kerosene. Kaya umaaray na ang mga nasa public transport gaya ng mga taxi drivers. Sana bigay na nila yung subsidy. Pandagdag din yun sa ano, tuition ng mga anak ko. Simula yung pandemic, hindi ako nakatanggap eh. Bad news sa mga hindi pa naaabutan ng ayuda dahil itinigil muna ang pamimigay ng 6,500 pesos na fuel subsidy habang wala pang desisyon ng COMELEC para ma-exempt sa ban on disbursement ang programa. In-assure din natin yung COMELEC na pag pinagbigyan tayong magpatuloy ng distribution, it will not be used for political gains. So currently po ang LTFRB ay nag-aantay sa desisyon ng COMELEC. Mahigit 100,000 na benepisyaryong jeepney at bus drivers na ang nakakuha ng 6,500 pesos na ayuda. Wala pang naipamigay sa mga taxi drivers, pati na sa mga delivery riders. Wala pa ring listahan galing DILG na mga kasaling tricycle drivers mula sa iba't ibang LGUs. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Lugi na ang mga nagtatanim ng sibuya sa Occidental Mindoro. Kahit kasi bagsak presyo na ang benta nila sa mga ito, wala pa rin dumarating na buyer, kaya tone-toneladang sibuyas ang nabubulok. Nagpapatrol, Dennis Dag. Masagana ang ani ng mga magsasaka sa kanilang mga tanim na sibuyas sa iba't ibang bayan sa Occidental Mindoro. Pero hindi sila masaya. Ilan linggo na kasing nakatiwangwang ang sakusakong sibuyas sa gilid ng kalsada, sa covered court at sa mga bahay. Walang dumarating na mga buyer. Kahit bumagsak na ang presyo sa 8 pesos hanggang 14 pesos kada kilo, depende sa kalidad ng sibuyas. Ayon sa mga magsasaka, karamihan sa kanila ay inutang pa ang kanilang puhunan. Ayan ang aming problema kung hindi kami makabayad. Maaring kami dalawang bagay ay masuutan, maaring kami ay gutom na, ay maaring kami makulong pa sa aming pagkakautang. At yung aming inuutang na yan ay porsintuhan lamang. Pagkatapos gyan lang ang mangyayari, mabubulok lang ang sibuyas. Logi o. Ay, 10 sila ang gastos o prodo. Napakamahal na.
krudo at saka abono. Tos ano, 2.8 ang isang ano, isang lang ano, isang sako. Dahil walang mga buyer, hindi maiwasang mabulok na lamang at itapon ang mga sibuyas. Sa pagtaya ng Provincial Agriculture Office, umaabot na sa 900 metro tonelada ang nasirang mga sibuyas. Walang bumili po kaya na-stack na na-stack, edi nabulok na po, tinapon na po. Oversupply ng sibuyas ang ituturong dahilan ng bagsak presyo. Bukod sa oversupply tayo, ang isang tinitingnan natin ay medyo naka-affect, malaki ang epekto sa atin ng importation na kung saan dahil sa dami ng ano natin, walang mapaglagyan yung mga cold storages. Marami naman tayong sibuyas na produce ng mga farmers, bakit kailangan natin mag-import? Edi sana yung bilhin na lang o kaya pa ikalat din sa buong Pilipinas, edi yung produce ng ating mga kapatid na magsaka, no need na magkaroon ng importation. Nung buwan lamang ng Enero, nasa 50 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Para naman ho sana kumita kami, kung maaari sana yung mga 30 ang pagbili. Dahil ho, ang gusto ng iba ngayon ay 12, wala pang bumili. Pinuproblema na rin na mamagsasaka ang pesting harabas na lalo pang nagpababa ng kalidad ng sibuyas. Umaabot na sa higit 9,000 mga magsasaka ang apektado ng pagbagsak ng presyo ng sibuyas. Tiniyak naman ang Provincial Agriculture Office na patuloy sila naghahanap na mapagsusuplayan ng mga sibuyas para mapigilan na ang patuloy na pagkalugi ng mga magsasaka. Dennis Datu, ABS-CBN News, Mamburao, Occidental, Mindoro. Sa ibang balita naman, huwag maliitin ang positibong epekto ng booster. Ito ang payo ng mga eksperto kasabay ng patuloy na mababang bilang ng mga taong nagpapaturok ng booster kontra COVID-19. Ang DILG may pinag-aaralan na ring hakbang para masolusyonan ito. Nagpapatrol Rafael Bosano. Pagkaroon ng expiration date ng vaccine cards. Ito ang isa sa tinitigang solusyon ni DILG Undersecretary Epimaco Dinsing para mapuwersa ang publiko na magpunta sa mga vaccination site at magpaturok ng kinakailangang booster kontra COVID. Ito ang posibilidad na kung hindi ka pa nakakapag-booster, after 6 months, automatic yung iyong vax card expired na. At tinitingnan natin yung posibilidad na i-redefine ito na pag sinabi natin fully vaccinated, dapat kasama na dito yung booster shot o dapat tatlong bakuna o tatlong beses ka na naturukan. Una nang sinabi ng DOH na maganda itong estratehiya pero kailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad. That's also a good strategy, pero siguro kailangan natin yung enforcement, yung ating manag-check. Kasi basta pinakita mo vaccine card, hindi naman tinitingnan kung sa'yo, hindi naman tinitingnan how late your vaccination was, no? So we might go into this more detailed enforcement. Hindi naman kailangan lahat titingnan, kahit mag-random ka lang. Base sa pinakahuling report ng National Vaccinations Operations Center noong April 3, higit 12 milyon na ang nabibigyan ng boosters kontra COVID. Pero nananatiling 46.4 million din ang pwede na sanang mabigyan ito pero hindi pa nagagawa. Una nang sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Ronjin Solante na hindi malabong makakita ng pagtaas ng kaso ng COVID matapos ang halalan. I will not be surprised if even before the election we'll have increase in the cases because if we look at cases or population that had been vaccinated November or December with their primary vaccine series and has not been getting the booster dose. Mula March 28 hanggang April 3, nasa 2,679 ang nadagdag sa tala ng bansa na bagong kaso ng COVID. Katumbas ito ng 383 average daily cases. Pero kahapon lang, pumalo sa 690 ang bilang ng bagong nagka-COVID sa bansa. Hindi pa malinaw kung backlog ang dahilan ng biglang pagtaas ng bagong kaso kahapon. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang healthcare utilization rate. Pero hindi dapat mawala sa isip na patuloy pa rin ang community transmission ng COVID kung saan nananatiling seryoso ang banta, lalo na sa mga matatanda at may sakit. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Fully booked ang karamihan sa mga hotel at resort
sa iba't ibang tourist destinations sa Pilipinas para sa paparating na Holy Week. Galing naman sa South Korea ang Department of Tourism para imbitahan ulit ang top market ng Pilipinas para sa mga foreign tourists. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Sa pagluwag ng travel protocols para sa mga domestic tourist at sa mga foreign tourist papasok ng bansa, mas marami na ang nakakapasyal sa iba't ibang destinasyon sa bansa gaya ng Baguio. Nasa 80% na ang nabubook ng mga kwarto sa kabuuan para sa nalalapit na Holy Week. Fully booked na ang mga maliliit na hotel at maging ang Baguio Country Club halos fully booked na rin. May mga available pa tayong rooms for those who decide to come probably yung whim na lang ng biglaan. At least meron pa tayong ma-offer sa kanila. Mas lalo po kami naging maingat ngayon seeing that there are a lot of tourists that are coming up to Baguio. For us to continue to enjoy this kind of tourist arrivals, we have to be vigilant. Ayon kay Tourism Chief Bernadette Romulo Puyat, ganito rin ang sitwasyon sa iba pang mga destinasyon para sa Holy Week. Fully booked na talaga yung halos lahat ng mga resorts, mga hotels sa ating mga iba't ibang tourist destinations sa Boracay, even Siargao. Mga domestic tourist ang sumasalba sa mga negosyong pangturismo sa ngayon. Pero inaasahan ng ahensya na mas marami pa na foreign tourist ang darating. Sa datos ng DOT, nasa 182,237 na turista ang dumating sa bansa mula February 10 hanggang April 3. Mula ito sa bilang na zero noong nag-umpisa ang pandemic. Galing ang kalihim sa South Korea para mag-imbita sa numero unong foreign market ng bansa. Lalo't nagluwag na rin para sa mga Korean ang pagbiyahe palabas at pabalik ng kanilang bansa. Halos 2 milyon na Korean tourist ang pumunta sa Pilipinas noong 2019. Wala nang quarantine. Marami nang nagpaplano ng chartered flights. Kasi syempre maluwag na sila pumunta dito. Ayon naman sa Bureau of Immigration, malayo pa sa pre-pandemic na mga numero ang nakikita nilang foreign arrivals. Pero kahit papaano, tumataas na ito. Kamakailan nakapagtala sila ng 15,000 na arrivals sa isang araw. Full force na po ang ating mga tauhan sa airport. Sometimes lang po siguro nagkakaroon ng perception na mahaba yung pila because of the social distancing. Yung risks po kasi na kinakaharap ng ating immigration officers. Dahil hindi pa rin naman po nawawala itong sakit na ito, yun ang isa sa pinakamalaking challenges. April 1 nang buksan ng Pilipinas ang border nito sa lahat ng foreigners kabilang ang mga galing sa visa countries. Negative RT-PCR test result, 48 hours bago ang lipad, o negative laboratory-based antigen result, 24 hours bago ang lipad, at travel insurance para sa COVID ang requirement sa mga foreign tourist. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Bahagyang tumaas ang mga kaso ng pagnanakaw, physical injury at iba pang krimensa nakalipas lamang na isang buwan. Ayon po sa DILG, kasabay ito ng pagluwag ng alert level sa bansa. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Arestado ang 4 na lalaki matapos mahuling nagnanakaw ng mga materyales sa construction site sa Maynila kagabi. Ayon sa investigasyon, natsyempohan ng mga nagpapatrol yung pulis ang isang komisyon kung saan nagkakarga ang mga suspect ng materyales sa isang van. Ito na sinabi rin ng gwardiya na meron silang nahuling isang tao. Subalit yung mga kasabot nito nakatakbo sakay ng kanilang L300 van. Doon din sa L300 van, naisakay yung mga ninakaw na construction materials. May isa doon na trabahador. 2 agad ang naaresto habang sa follow-up operation nahuli pa ang 2 nilang kasama. Sa Pasay City, sa CCTV footage na kuha sa loob ng isang restaurant kamakailan, makikita sa video ang babaeng ito na nag-o-order ng pagkain habang may 2 lalaki sa gilid na di mapakali. Mapapansin na tinatakpan ng babae ang CCTV camera habang ang 2 niyang kasama ay tsumitsyempo na kunin ang bag ng 2 dayuhan na kumakain. Ilang saglit pa, makikitang umupo ang lalaking nakaitim at pasimpleng kukunin ang bag at sabay-sabay silang umalis ng establishmento.
Ayon sa Chief of Police ng Pasay City, tumaas ang kaso ng pagnanakaw nitong pandemya at nitong Marso nang ideklara ang Alert Level 1. May 18 kaso na ng pagnanakaw ang naitala sa lungsod. May slight increase talaga ngayon ng theft and robbery issues, cases namin. Nag-start ito nung third level pa tayo, more on shoplifting. Mga construction worker, ninanakawan nila yung employer nila. Ang napansin ko, may merong personal needs, pagkain. Yung una kong nakita, meron din yung iba, gatas. Yung mga suspect natin ay dahil walang trabaho, wala silang mapasukan. Kinumpirma naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang bahagyang pagtaas ng bilang ng krimen ngayong Marso, kasabay ng pagsasailalim ng Alert Level 1 sa maraming lugar. Mula sa 28,214 na total crime incidents na na-record noong Pebrero, umakyat ito sa 29,798 noong Marso. Although maliit ang increase nito, pero ito ay siguro dahil sa pagluluwag natin, nagkaroon ng maraming mobility, naglapasan yung mga tao. Sa kabuuang bilang, mahigit 2,800 dito ay mga index crime na tumaas din kumpara sa sinundang buwan, kabilang sa dumami ang kaso ng pagnanakaw, murder at physical injury. Karamihan sa mga ito ay nangyari sa Metro Manila. Jack Batallones, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang mga bagong tagumpay ng mga ipinagmamalaki nating Filipino-American artists? Ati B, na mayagpag ang film artist na sina Bruno Mars, Olivia Rodrigo at her sa tinaguriang music's biggest night, ang 2022 Grammy Awards. Nag-trending din si Olivia nang makasama siya sa Grammy's performance ng BTS. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Leave the door open. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatanggap ng sunod-sunod na tagumpay ang mga singer na may dugong Pilipino sa premyadong Grammy Awards. Sa pangunguna ito ni Bruno Mars para sa kantang Leave the Door Open kasama si Anderson .Paak ng Silk Sonic. Napanaluna nila ang Record at Song of the Year, Best R&B Performance at Best R&B Song. Napanaluna naman ni her ang Best Traditional R&B Performance. Pinayang ina ng singer-songwriter at African-American naman ang kanyang ama. Sa kanyang pagkapanalo, binanggit ni her ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. I remember like putting on benefit concerts so that we could go to New York if I had a performance or something. And you know, my dad taking off work, he's a construction worker, and you know, they had regular jobs and just would always support me, always believed in me. Nominated din ang Phil-Am singer na si Sawiti para sa Best New Artist at Rap Song. Samantala, ang 19-year-old Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo naman inuwi ang bigating Best New Artist Award. Nakuha rin niya ang Best Pop Vocal Album at Best Pop Solo Performance. Trending agad sa social media ang kanyang parte sa performance ng BTS kung saan may maikling skit sila ni V. Labis ding ikinatuwa ng mga ARMY worldwide na kompleto ang BTS matapos gumaling ni Jungkook sa COVID-19. We are John Batiste! Bukod sa mga Pinoy, big winners din sa Grammys ang Foo Fighters at si John Batiste na inuwi ang Album of the Year. The world, what's more opposite to music? Tumatak din sa Grammys ngayong taon ang sorpresang mensahe ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na iginiit ang halaga ng musika para maipakita ang katotohanan sa hinaharap nilang gera. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Sabak si People's Champ Manny Pacquiao sa maituturing na pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang mga plano ni Senator Pacquiao para ipanalo ang laban sa pagkapangulo sa aming kampanya serye. From Forbes Park to Baseco, kahit gaano pa kayaman si presidential aspirant Manny Pacquiao, dama pa rin daw niya ang sikmura ng may hirap. Ang first stop ng kampanya ni Pacquiao ngayong araw sa Kabaka Headquarters sa Pandakan, Maynila. Papalabas pa lang ng sasakyan, bago ang lahat, courtesy call muna sa mga lokal na opisyal.
Sanay si Manny sa hiyawan ng maraming tao. Sigaw na people's chant, pero iba ang pinapasok niyang laban ngayon. Umaasa siyang ma-knockout ang mga katunggaling, sabi ng ilan, mas kwalipikado sa kanya. Pakiramdam niyo po ba ini-small kayo ng mga kalaban mo? Does it bother you at all? Nasanay na ako niyan, yung pagmamaliit nila sa akin. Kung wala akong kakayahan, hindi ko ma-explain yung mga plano ko para sa bansa natin na magaganda. Paano natin palakasin yung ekonomiya natin? Paano natin paano tayo makapagbigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino? Paano natin maiahon sa kahirapan ang bansa natin? Kaya naman tuwing may pagkakataon, nagpapakitang gilas ang pambansang kamao. Kahit hindi tayo mag-import na mag-import, ipinaliwanag mo ang GDP. Sa loob ng sasakyan, ipinaliwanag ni Manny kung bakit niya binabanggit ang kaalaman sa ekonomiya kahit saan siya magpunta. The only way na issue nila kay Manny Pacquiao, mahina daw si Manny Pacquiao. Kaya ko in-explain mabuti yung nag-explain ako ng konti doon sa economic growth and development, yung GDP, yung especially GDP. Para patunayan. Na paano natin palalaguin yung bansa natin? Para patunayan sa kanila na alam ko yung ginagawa ko. Pagkatapos, mabilis ang press con muna at ang tanong kung mag-withdraw ba siya o hindi. Pag may instruction ng Panginoon sa akin, susundin ko. Mag-withdraw ako kahit na 2 days before election or 1 day before election. Ang susunod sa schedule, pakikipagkita sa mga vendors sa isang barangay sa San Andres, Bukid. Sinusuyod at nilalakad ni Pacquiao ang maliliit na kalye sa kampanya. May mga may hawak na karatula, may humihingi pang pangmeryenda o tulong pinansyal. Bata man o matanda, mutante man o hindi, sumisigaw pag dumadaan si Manny Pacquiao. Hindi nga lang naman siya kandidato, kundi itinuturing na bayani sa larangan ng boxing. Pumupunta si Manny sa pinakamahirap na lugar at doon siya bumababa. Nakita niyo naman ang dami ng tao sa barangay na ito. So, hinain ng mga vendors ang kanyang pakinggan. Sana nanalo po kayo para sa amin kung mga mahihirap na makakatulog po sa amin. Bago ang kampanya, namimigay kayo ng tag-1,000. Bagamat hindi yan bawal noon, ang sabi ng ilan, pinapalawig ni Manny ang patronage politics. Excuse me about that kasi namimigay ako, hindi lang eleksyon. Wala namang masama doon na mamigay. Ano bang gusto nila? Mamigay ako o magnakaw ako? Ako po ang living testimony, witness sa pagiging matulungin po ng aking asawa. Kasama ni Manny ang misis na si Jinky sa kampanya. Mula sa kwento ng hirap ng buhay nila, hanggang sa pagkanta, all-out support si Jinky. Kwentong buhay ni Manny ang nagpapalapit sa kanya sa masa. Naranasan niya ang pinagdadaan ng hirap ng maraming Pilipino. Yan Lolita na yan, yan po ang tulugan ko. Naranasan ko pong hindi makakain, tubig lang inumin para makasurvive. Yan po ang pinaglalaban ko na sana hindi maranasan ng bawat Pilipino ang gutom na naranasan kong gutom. Kaya iba po ako sa kanila. At dahil sa bangketa lang siya natutulog doon, pabahay ang pangako ni Manny. Naniniwala siyang mananalo kahit mababa sa survey dahil sa kanyang mga rehistradong pabahay cards. Paano mo alam na yung mga may pabahay forms boboto talaga sa iyo? Hindi naman sila mag-a-apply ng pabahay form kung wala silang kung mayroon na silang bahay. Kung wala kang bahay, tapos magkabahay ka. Yung sinasabi natin, yung ginagawa natin, hindi yan na drawing. Kung bagay nagawa na natin yan. Ang libo-libo ng pamilya ang nabigyan natin. Ang highlight ng kampanya ngayong hapon, isang motorcade at People's Assembly sa loob ng Baseco Compound. Ito'y isa sa pinakamahirap na lugar sa Maynila na may halos 70,000 populasyon.
naniniwala ka, hindi lang dali ikaw si Manny Pacquiao, the international boxer, the champion, bilang presidential candidate. Kaya sila ang kailangan nila kung ano magawa natin sa kanila. Yung hope na ibibigay natin sa kanila, yun yung inaabangan nila. Pababa na ang araw at pula na ang kulay ng kalangitan sa baybayin. Pero libo-libo ang nagtipon para marinig si Pacquiao. At sa kanyang speech, naging emosyonal si Manny. Ito hindi para sa akin, para sa bayan. Kaya gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga kababayan, ng aking mga kasama kung saan ako nang galing. Manalo o matalo, selyado na ang lugar sa kasaysayan ni Manny Pacquiao bilang boksingero. Pero may maiaambag pa raw siya pagdating sa serbisyo. Karen Davila, ABS-CBN News. Sa aming panayam, sinagot rin ni Senator Pacquiao ang mga issue tungkol sa COVID-19 pandemic recovery, ang patronage politics, political dynasties, at maging ang kanyang pananaw sa mga katunggali sa politika. Abangan ang panayam mamaya sa Harapan 2022 na mapapanood sa A to Z, ANC Teleradyo, news.com, abscbn.com, at Kapamilya Channel. Sama-samang nagtungo sa vaccination center sa mga mall sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga miyembro ng Girl Scouts of the Philippines. Ito ay para magsilbing huwaran at mahikayat ang mga kapwa kabataan na magpabakuna na. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Suot ang kanilang uniforme, pinatunayan ng Girl Scouts of the Philippines na sila'y laging handa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Nitong Sabado, inilunsad ang nationwide vaccination ng mga Girl Scout at Senior Scout sa 56 chain of stores. Sa isang branch nito sa Mandaluyong, itinurok ang first at second dose sa mga batang Girl Scout habang nagpa-booster naman ang Senior Scouts. You know, the Girl Scout may promise and locame to serve God and my country and help other people at all times. Inaanyayaan ko yung mga councils to go out and be sure that the girls get their bakuna. Kumpleto na mga mascot at libreng lobo para sa mga batang nagpapabakuna. Ayon sa pamunuan ng mall, bahagi ito ng kanilang adhikaing makahikayat pa ng mas maraming magpabakuna. Over 9.4 million vaccinations na ang na-administered in over 76 malls nationwide. This is a commitment to be able to help the country, the national government and all the different local government units, particularly in the fight against COVID-19. Layon ng mga Girl Scout na magsilbi silang huwaran sa ibang magpabakuna na. Magpabakuna na po sila para po ligtas sila. Hinihikayat ko po yung mga co-Girl Scouts ko na sumali po at magbakuna na rin po para sa safety nating lahat. Muli ring nanawagan ang DOH sa publiko. Importante ito para mapaalalahanan yung mga hindi pa nagpabakuna at yung mga kailangan yung kanilang second dose at saka booster shots. Ayon sa mga Girl Scout, paraan ng pagpapabakuna na mas magampanan ang kanilang misyong makatulong sa kapwa at sa lahat ng panahon, maging laging handa. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Issue ng war on drugs, reforma sa politika at West Philippine Sea, sumentro ang ikalawang presidential debate ng COMELEC. Ang detalye sa pagpapatrol ni RG Cruz. Iba't ibang maiinit na issue ang tinutukan ng SAM sa 10 kandidato sa pagkapangulo sa ikalawang COMELEC debate, gaya ng war on drugs na centerpiece program ng Administrasyong Duterte. It can be addressed two ways. Number one, reduce demand. And of course, the other one is reduce supply. Yung mga pushers, yun yung talagang dapat parusahan. Nasa ICAD ako, nakita ko na yung pinaka-focus talaga sa war on drugs, street level enforcement. Pero dapat talaga bigyan ng attention yung supply constriction. Kung ako maging pangulo, tuloy ang war on drugs, pero hindi ko papatayin lahat ng mga yung sir dyan. Ang papatayin ko at ipapakupa
yung mga nagpapasok dito ng mga droga. Dalawang tugon po. Halos nagkakaisa naman ang mga kandidato na kailangan baguhin ang sistema ng pamahalaan na naging sanhi ng korupsyon at katiwalian, bagamat iba-iba sila ng naiisip na solusyon. Limit human discretion in government transaction by adapting to technology. Yun yung specific kong gagawin, katulad ng ginawa namin sa Maynila. Nanggaling po kami sa ibang lugar, ano, doon sa Sambu del Norte, napakahabang istri. Bagong gawa ang kalsada, lubak. Sabi nga nung driver, kagagawa lang po nito sir, senator. Pero ngayon sira-sira na. Bakit walang nag-correct, walang nag-audit? Kung ako pa, ipapadrill ko lang yun, malalaman kung substandard ang materials at ipakukulong, dapat kasuhan yung contractor at magturo siya kung sino yung kanyang proponent. Kung patuloy namang nakakapasok ang mga political dynasty, ang mga trapo sa ating eleksyon, sa ating gobyerno, ay patuloy pa rin ang pagsulpot ng mga pagnanakaw. Kaya idadagdag natin ang pagreforma sa eleksyon. Hindi na natin papayagan ang pera-perang eleksyon. Kailangan natin, pati constitution natin, dapat tignan natin kung kailangan baguhin o hindi. Dahil kailangan, kung talagang gusto nating magkaroon ng mga matitinong leader sa lipunan natin, palagay ko pati yung sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno, dapat baguhin na rin. Palaging sinasabi na may corruption sa gobyerno, hindi lang sa isang ahinsya, kundi pati lahat ng ahinsya ng gobyerno ay mayroon corruption po. Mas po yung tinatawag sa mga project, sa mga kalsada at sa mga tulay, ay mismo na yung mga auditor ay sila na po ang nasusuhulan. Kahit gaano kagandang sistema, kung masama naman talaga, ano, bata ka pa, corrupt ka na. Kagaya ng sinabi ng isang dating official, no, na mayor dito sa Maynila, mga 1960s, wala talagang mangyayari yan. Imposible na mabawasan yung magnanakaw kung wala namang nakukulong. Kaso lang, ang daming batas dito sa ating bansa na pasado na, hindi naman sinusunod. Yung number one, accountability. Dapat, gaya na sabi ni Senator Manny, dapat yung nagkakasala na paparusahan. Pero equally important and even more important yung transparency sa ka-people empowerment, kasi eto yung magpe-prevent. Eto yung magpe-prevent for public officials na gumawa ng mali. Option tulad ng kahirapan ay hindi po dahil sa aksidente o swerte. Ito po ay nangyayari dahilan sa mga maling polisiya na ginagawa ng tao. Ilan naman sa mga kandidato gustong ipagbawal ang mga dynasties. Maski ilan pong panukalang batas pa ang ating i-file sa House of Representatives man o sa Senado, hindi po papasa, malamang sa hindi. Dahil marami pong mga angkan na nandiyan sa local government units at nasa Kongreso rin na siya nagko-compose ng political dynasty. Pero si Senador Pacquiao may konting agam-agam. Dalawa sa kanyang kapatid nakaupo ngayon sa Kamara. Unfair naman doon sa mga pamilya na nagserbisyo ng tapat, malaki ang nagawang pagbabago sa kanilang lugar at nagtumutulong sa taong bayan. Nais ng mga kandidato palakasin ang mga political parties at ipagbawal ang pagbalimbing o pagpapalipat-lipat ng mga partido ng mga politiko. Dapat rin daw ireforma ang party list system. Marami ring kandidato ang nanindigang mahirap asahan ng ASEAN na tumulong maresolba ang sigalot sa West Philippine Sea dahil may mga miyembro itong tapat sa China. Kaya may ilan na naniniwalang dapat iba ang diskarte ng susunod na Pangulo. Boto niyo po akong presidente and I'll make sure, I'll go to the General Assembly at sisingiling ko ang lahat ng miyembro ng United Nations to recognize the Hague ruling. I'll make sure there'll be a decorative item under the sea, within the Philippine Ocean. Tayo yung may arbitral ruling. At kailangan nile-leverage natin yung arbitral ruling na yon para kumbinsihin yung mga kasama natin sa ASEAN na patuloy na ipaglaban ito. Pasiklaban din ng mga kandidato kung paano dapat pangalagaan ang mga overseas Filipino workers. Bagamat ang mas malaking problema para sa ilan ay ang mga undocumented OFWs o TNT. Bukod sa mga yan, naglahad rin ng mga plataforma ang mga kandidato ukol sa climate change, renewable energy, water supply at pagkain o food security. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng COMELEC ang mga huling opisyal na debate na tinakda nito para sa halalan 2022. Ang VP Town Hall Debate sa April 23 at Presidential Town Hall Debate sa April 24. RG Cruz, ABS-CBN News. Hindi ulit
dumalo si dating Senador Bongbong Marcos sa ikalawang presidential debate ng COMELEC. Sa halip, nanatili si Marcos sa kanyang campaign headquarters sa Mandaluyong at nakipagpulong sa ilang gobernador. Sa inilabas na litrato ng kanyang communication staff, makikita si Marcos at mga gobernador sa pulong na kasabay din ng itinadaos na debate. Suportado ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Richard Gordon ang hirit na imbisigasyon sa isyu ng kabiguan ng BIR na singilin ng estate taxes ang pamilya Marcos. Sabi pa ni Gordon, hindi na dapat pagdebatihan pa ang hindi pagbayad ng estate tax ng mga Marcos dahil mismong BIR na ang nagsabi na sinisingil nila ang pamilya ng dating Pangulo. Giniit naman ni Senador Coco Pimentel na may sapat na panahon para gawin ang imbisigasyon, partikular ngayong buong buwan ng Abril. Kapwa rin dinepensa ng dalawang senador ang pag-question sa timing ng paglutang ng issue na nauna ng giniit ni Senador Amy Marcos. It's got nothing to do with timing. The public has the right to know whether taxes have to be paid, taxes have to be exacted, and the government has to enforce the law. Otherwise, people will stop paying taxes. Obviously, the BIR has already announced that they were going to collect it. What is the debate about? Yung kaso pong ito, 1997 na desisyonan ng Supreme Court. Tapos yung entry of judgment maybe a few years later. So ibig sabihin nun, final na, nakataga na sa bato ito. Ano nang year ngayon? 2022? O 1990s ito? Bakit hindi makolekta? Yun po yung napakalaking tanong. Handa po naman si presidential candidate Ping Lacson na mag-inhibit sakaling matuloy ang imbisigasyon ng Senado sa 203 billion pesos na estate tax ng pamilya Marcos. Nagpapatrol, Zandro Ochona. Kilala ang Romblon sa industriya ng pagmamarmol at sa pagbisita dito nila presidential candidate Senator Panfilo Lacson at vice presidential candidate Senate President Vicente Soto III, itinanong ng isang ginang kung ano ba ang plano ng dalawa para matulungan ang mga nagmamarmol na naapektuhan din ng pandemya. For 2 years already, starting with the pandemic, wala na pong gumagawa ng mga marble products. Wala nang purchasing power outside of Romblon. Kaya nawala na yon. Kawawa ang aming mga marmolista. Git ni Lacson, napapanahon ng pondohan sa ilalim ng pambansang budget ang research and development sa bansa. Lalo't 0.4% lang ang inilala ang pondo dito kada taon. Kung madadagdagan ang research and development, pwede magpartake yung Romblon para ma-enhance yung marble industry. Bukod sa pangakong solusyon sa mga problema dito sa Romblon, naghayag din ng kahandaan si Lacson na mag-inhibit sakaling umusad ang panukalang imbestigahan ng Senado ang 203 billion pesos na estate tax ng pamilya Marcos. I will have to inhibit kasi yung involved doon sa issue na yon, presidential candidate. So this early, sabihin ko, mag-inhibit ako from attending kung ano man yung hearing. Hindi pa batid kung mag-i-inhibit si Soto, lalo't hindi pa niya nababasa ang resolusyon na inihain ni Senador Coco Pimentel. Pero maaari na niya itong masimulan sa komite sa loob ng 3 o 4 na araw. Anytime, lalo na, meron 12 hindi naman tumatakbo. Baka yung chairman na matapatan ng resolusyon. I need to ask Senator Pimentel kung ano yung preference niya. Kinumpirma rin nila na inalis na sa kanilang senatorial lineup si Senador Mig Zubiri matapos nitong itaas ang kamay at hayag ang endorso si dating Senador Bongbong Marcos sa isang sortie noong Sabado. Maliwanag naman yon when we talk to him na pwede sila ma-endorse ng iba, ma-adapt ng iba, but once they endorse another team, another tandem, then so be it, and that's it. Dagdag pa ni Lacson, buo ang suporta nila ni Soto sa isa't isa. Whether I make it or not, if he makes it, then I'll be very happy for him, di ba? Yun ang tandem, hindi yung iba na laglagan na laglagan. So kami, alalayan.
Magkasama rin ang dalawa sa motorcade sa Romblon City kasama ang sinusuportahan nilang senatorial candidate na si dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Zandro Ochona, ABS-CBN News, Romblon. Nangangamba naman si Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno na baka tuluyang hindi na masingil pa ang utang na estate tax ng mga Marcos. Ito'y lalo na umano kung sakaling si Uniteam Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. ang manalo. Ayon kay Moreno, malaki na ang maitutulong maski ang 23 bilyong piso muna ang bayaran ni Marcos mula sa kabuuang 203 billion pesos na utang na estate tax sa pamahalaan. Umaasa si Moreno na masisingil ng pamahalaan ang nasabing utang sa lalong madaling panahon. Alamin natin ang update sa minomonitor na sama ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasa ng low pressure area? Karen, yung ating binabantay ang low pressure area sa ngayon, mababa ang chance sa maging bagyo. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ at namataan 520 kilometers silangan yan ng Giwan, Eastern Samar. Sa wind map ng The Weather Company, kikilos ang LPA Pakanluran at tatawid po dito sa Mindanao. Inaasahan na magpapaulan ang LPA sa malaking bahagi nitong Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, bukas makakaranas po ng buong araw na pag-ulan ang halos buong Mindanao. Malalakas ang ulan na mararanasan sa Caraga umaga pa lang hanggang sa gabi. Sa hapon, may malalakas ding ulan sa bahagi po ng Bukidnon, Lanao del Sur, Davao City at Davao del Sur at magpapatuloy ang mga pag-ulan hanggang sa gabi. Kapamilya, maghanda po dahil mataas ang banta ng mga pagbaha at landslides. Makakaranas din ng mga pag-ulan dala ng ITZZ at LPA ang buong Visayas maghapon pero mababawasan yan pagsapit ng gabi. Sa Palawan, mula hapon makakaranas ng mga pag-ulan pero mas malalakas ang ulan dito po sa gawing hilagang bahagi pagsapit ng gabi. Sa Luzon, bago pa magtanghali, maulan na sa may Bicol Region, Calabarzon at malaking bahagi ng Mimaropa. Magpapatuloy ang mga pag-ulan na ito sa mga parehong lugar pagsapit ng hapon pero sa gabi medyo mababawasan na po ang mga pag-ulan sa Bicol Region. Aasahan din ang mahihinang ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon maghapon. Dito naman sa Metro Manila, asahan ang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mahihinang ulan maghapon bukas, lalo po dito sa northern part sa may bahagi ng Quezon City at Camanava, kaya huwag pong kalimutang magbaon ng payong sa mga lalabas ng bahay. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Bawal gamitin sa pangangampanya ang mga tao at resources ng lokal na pamahalaan. Ito po ang paalala ng DILG sa mga LGUs kasabay ng pabala na posibleng makakasuhan ang lalabag dito. Inaasahan po naman na mailalabas na ng COMELEC sa loob ng linggong ito ang resolusyon na bubuo sa Task Force Contra Vote Buying. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Muling nagbabala ang DILG sa mga lokal na lider tungkol sa paggamit ng government resources tulad ng mga sasakyan sa campaign sorties. Bawal yan. Kinukuha natin yung atensyon ng mga LGUs na nare-report sa social media. Ang tagad-agad naman nagre-react. At may mga pinadala na rin tayo ng show cause orders sa mga talagang blatant yung pagiging gawa ng violation sa election campaign. Hinimok din ng DILG ang COMELEC na ilabas na ang resolusyon kaugnay ng pagbuhay sa Task Force Kontrabigay na layong aksyon na ng mga report ng vote buying. Sa ilalim nito, plano ng DILG na bumuo ng local task forces sa kada lungsod at munisipalidad na lulusob sa mga lugar na may balitang vote buying. Inaasahan ng COMELEC na mailalabas ang resolusyon sa loob ng linggong ito. Kung mababawasan po natin kahit 20% lamang, 30% lamang, 50% lamang mabawas natin sa vote buying, napakalaking tulong na po yan sa ating demokrasya. Ni-reassign na rin ang mga PNP personnel na may kamag-anak na kumakandidato sa lugar kung saan sila nakatalaga. Paalala rin nila sa barangay officials, bawal silang mangampanya para sa sino mang kandidato sa halalan sa Mayo.
Ang kaparusahan po, pwede po silang makasuhan sa COMELEC as an election offense at tinitingnan namin ang tinatawag nating administrative offense dahil kasama po dito ang Civil Service Commission na nag-issue at ipafilan po natin ito sa Office of the Ombudsman. Samantala, inilunsad kanina ang serye ng information drive kaugnay ng responsible voting para sa halalan sa Mayo. Target nito ang mga kabataan. Ayon sa COMELEC, sa 65.7 million registered voters ngayong 2022, higit 37 million o lampas kalahati ang edad 18 hanggang 41 years old. I urge our youth to be more discerning of anything on social media. Look for the indicators of truth in all the things you share and like. Check for the source, look at the date of posting, and check other major news sites for the same information or story. Nanawagan din si Jimenez sa mga may malaking following sa social media na maging responsable sa pinakakalat na impormasyon. Plano rin ng COMELEC na bumuo ng task force kontra maling impormasyon sa pagboto. Magkakaroon naman ng pagkakataong magtanong at magkomento ang mga botante sa ikinakasang presidential at vice presidential town hall debates ng COMELEC sa April 23 at 24. Samantala, sakaling sumipa ang bilang ng COVID cases sa bansa sa susunod na buwan, tiniyak ng COMELEC na hindi magkakaroon ng no election scenario. Ayon kay Jimenez, nagtitrig na sila ng alternate Board of Election Inspectors at naghahanda ng isolated polling place sakaling may duda sa kalusugan ng dumating na botante. On the outside chance na sa isang lugar, lahat ng BEI nagkasakit at lahat ng alternates nagkasakit, maaring ma-delay yung elections pero hanggang sa makakuha ka lang ng bagong BEI. And that's probably going to take a day or two lamang. Yung sinasabi nilang mga no-L scenarios, hindi mangyayari yun. Yun, zero chance. Pinag-iisipan naman ni COMELEC Commissioner George Irwin Garcia na kausapin ang Kongreso para isabatas ang pag-require sa lahat na magiging kandidato na lumahok sa mga ipatatawag na debate ng COMELEC. Kung hindi, paano kala niyang gawin itong ground para sa disqualification at election offense? Vivian Gulia, ABS-CBN News. Inendorso ng grupo ng 12,000 doktor ang kandidatura ni na presidential candidate Lenny Robredo at vice presidential candidate Kiko Pangilinan. Pinangunahan naman ng anak ni VP Lenny na si Aika Robredo ang pagbabahay-bahay na kampanya sa Bulacan ngayong araw. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Ipinagpatuloy ng mga volunteers sa pangunguna ng panganay ni Vice President Lenny Robredo na si Aika ang pagbabahay-bahay na pangangampanya sa probinsya ng Bulacan. Isa sa pinuntahan ng grupo nila Aika ang San Ildefonso Public Market at isang komunidad sa San Rafael na nananahi ng mga personal protective equipment na ipinamahagi ng Office of the Vice President sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nananahi kami pero walang nagpapatahi. E nang dumating si VP Lenny, inalo kami ng tahe. Kahit paano, malaking naging bigay sa aming nilalaban po namin siya ngayon. Kasi sa lahat ng busy o maging pangulo, siya lang nakarating dito sa amin. May mga hecklers yung iba upfront sasabihin sa'yo. Pero kasi ito yung kahalagahan na paalala na lumabas tayo sa Facebook or sa online world. Kasi sa labas ng internet, kahit yung mga taong iba yung kandidato, iba yung paniniwala, mas receptive sila sa'yo. Sa panayam ng media, itinanggi ni VP Lenny na sangkot ang kanyang kampo sa pamimigay ng pera sa mga umattend sa unity team rally ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. sa Tarlac City. Grabe naman, kung sa lahat ba naman kami pa yung magbibigay ng pera, siya kaya yung may record na ganun, hindi kami. Inendorso naman ng grupong Doctors for Lenny and Kiko na ngayon ay may 12,000 miyembro na ang kandidatura ni VP Lenny at Senador Kiko. Since start nung nag-declare si VP Lenny, so ginagawa ko na yon almost so na every time na nag-consult ang pasyente. So after I've seen the patient, I devote at least mga last 5 minutes of the consult to present VP Lenny, who she is. We presented the platforms and the accomplishments of the candidates, particularly VP Lenny. And we give them the, as Dr. Calma said, respect is important in any conversation. We give them the freedom to read up, to research on the different candidates, and then we let them decide on their own. Nakipag-online town hall meeting naman si Pangilinan sa ilang overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Malaysia, kung saan idiniin niya ang mga plano para sa agrikultura ng bansa.
Katulad ko, gusto kong pag-uwi ko ng Pilipinas, yung magpa-farming ako, yung may maayos na sistema para hindi ko na kailangan bumalik pa sa abroad. Kung mura ang pagkain natin because tama ang supply, tsaka tama ang suporta ng gobyerno, tama ang suporta sa magsasakat manging isda, hindi na magiging lucrative ang smuggling. Kasi nga, mahirap makipagkumpetensya pagkamura na ang pagkain dito sa atin. Iginit din ng mga OFW sa Malaysia na mas karapat dapat sa pwesto si Robredo at Pangilinan dahil hindi sila galing sa mga political dynasty. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Walang balak na umatras sa presidential race si Promdi Standard Bearer Senator Manny Pacquiao. Ito'y sa kabila ng kanyang ibinudyag na may dalawang kampo umano mula sa kanyang mga katunggali ang lumapit sa kanyang campaign manager noong nakaraang linggo para hilingin na iurong na nito ang kanyang kandidatura at suportahan na lamang ang kanilang kandidato. Matatandaan na noong isang buwan lang ay itinanggi rin ni Pacquiao ang kumalat na balita na aatras na ito sa halalan. Inilarawan pa niya ito bilang bahagi ng isang massive disinformation campaign laban sa kanya. Ang sinabi ko, isa lang. Nagdesisyon akong lumaban, hindi si Manny Pacquiao sumusuko sa laban. At wala sa vocabulary ko yung umayaw sa laban. Ang ipinaglalaban ko rito, taong bayan, hindi nga ako umayaw sa sarili kong pagkikipaglaban. Yun pa kayang taong bayan na pinaglalaban ko rin. Tuloy ito. Emosyonal na isinalaysay ng aktresa si Ana Halandoni ang iba pang insidente ng pananakit umano sa kanya ng boyfriend na si Keith Thompson. Bunyag ni Halandoni, nagpadala na ng mensahe sa kanya si Thompson matapos ang insidente sa Tagaytay. Nagpapatrol Ganiel Krishnan. Welcome to my home. Sa tell-all interview ni Boy Abunda, inilahad ng aktresa si Ana Halandoni ang ilang beses umanong pananakit sa kanya ng boyfriend na si Keith Thompson. Ayon kay Ana, bago ang insidente sa Tagaytay, nakapagbitiw na ng masasakit na salita si Kit. Papunta kami ng Pampanga. So parang naglulokohan lang kami ng about ex, ganyan-ganyan. Nabanggit ko yung ex ko is from Nova Ecija. Nagalit siya sa akin. Ang sabi mo? Doon ko na nakita na may pagka, ano siya, agresibo na isang ganun. Pag di niya nagustuhan yung sinabi mo, nagagalit siya ng mabilis. Sa sunod nilang away, may halong umanong pagtatangka si Kit kay Ana gamit ang kutsilyo. Mas parang nagbibiroan ulit kami na, ikaw, sinong type mo sa mga kaibigan ko, ganun-ganun? Tinanong niya ako. Sabi ko, wala. Siyempre, ikaw lang. Ano ko ba? Ewan ko, bilansad din sabi ko sa kanya, alam mo yung kaibigan mong yun, yung may gusto sa akin, sabi ko, kung di lang kita boyfriend, i-date ko yun. For me, it's a joke. Nagalit na naman siya. Nawak siyang knife that moment. Ginano niya sa leg. Kasi nagtatawanan kami nito ha. Nagtatawanan kami ito, boy. Nagtatawanan kami. May hawak siyang knife kasi may ginagawa siya sa CR ko eh. Na parang bidet. Ginano niya sa leg ko. Ginano niya. Ano sabi mo? Ikatlong insidente umano ay pananampal kay Ana habang siya ay nagpapahinga. Ating ika-apat ay ang insidente sa Tagaytay kung saan inireklamo na ng aktres ng pambubugbog si Kit. Ipinaliwanag ni Ana kung bakit hindi niya agad hiniwalayan si Kit sa kabila ng umano'y pananakit. Mahal ko Tito Boy eh. Saka tinatry ko eh. Tinatry ko siyang tulungan. Papangaralan ko siya, sabihin ko sa Kit, wag ganyan. Sa huli, dalangan ni Ana ang kanyang kaligtasan at paghilom. Revelation din ni Ana, nag-message na sa kanya si Kit matapos ang umano'y pambubugbog sa Tagaytay. Nag-message siya through Instagram to say sorry. Sinagot 4 days ago, no? Wala pang inilalabas sa pahayag ang kampo ni Kit. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Mark, ano ba ang latest na kinatutuwaan sa social media? Ito na nga, Ate B, habang may mga videos na matibay sa trending list at hindi basta maalis-alis, kung babagal-bagal ka, aba maiiwang ka sa mga bagong upload na ubod ng bilis. Ayaw
ko itong ginagawa mo sa sarili mo. Ano ngayon sa'yo? Pamilyar kayo dun sa nag-aaway na pulutan ng mga Marites. Pwes, maging yung mga disente. O, ano meron mga bossing? Speaking of mga Marites, heard of the latest mga Mars? May mga mister pala na supportive sa asawang chismosa. Ako magliligpit. Doon ka kila Marites. May pag-chismisan ka doon. Sige na, baka may bagong chismis sila Marites. Ando si Marisol sa labas, punta ka na. Kung may online selling, baka mauso na rin ang TikTok selling. iPhone 11, 5K? Ah, yes, boss. Mura naman yan, boss. Mura na po ito. Pero may konting issue lang po kasi. Ano po issue niyan? Lagi pong tumatawag yung may-ari. Ang pangit ng pagkapayat mo. Ang pangit ng pagkamukha mo. Ay, ingat kasi sa comment section. May mga nagpapauso rin ng Q&A. Pero ayus-ayusin mo ha. At uso ngayon si Will Smith. May 10 baboy, tumalo ng isa. Ilan ang bunga ng kalamansi? Abay, medyo mahirap-hirap yung tanong mong yan. Yung tanong mo, hindi abot ng utak ko, pero yung uso mo, abot ng suntok ko yan. O siya, eto yung pauso na marami nang gumawa. Maging ang Bex Battalion kumasa sa challenge! Teka, teka. Ang galing nga. Ulit nga. Woo! Kawawang lasi na it's a prank! Mark Logan! Oh, hapunan na po! Oh, iho, po ka na para makakain na tayo. Dear Lord, maraming pong salamat sa... Dasal muna kasi! ABS-CBN News! Na magsama... At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.